Mababa ang blood pressure at namumutla siya, mukhang anemic ang asawa ni Niu, bunga na rin siguro ng labis na stress at takot sa mga nangyari, kaya siya nawala ng malay, paliwanag ng doktor. Iyong baby po namin Doc. Kumusta? Puno pa rin ng pag-aalala na tanong ni Tyler. The baby is safe, so you have nothing to worry about. Sa ngayon, kailangan ni Hannah ng kumpletong pahinga. Marahang tumango si Tyler matapos makahinga ng maluwag. Thank you so much, Doc. Nang umalis ang doktor ay saka bumalik sa loob ng private hospital room si Tyler, kung saan naroon si Rev Erie at Matt. Nang mawala ng malay si Hannah, agad tumawag ang mga kasambahay niya ng ambulansya. Doon na siya dumiretso sa ospital matapos ang mabilis na rumispond ang mga ito. Siya ang tumawag sa bayaw at kaibigan na si Matt para sabihin ang nangyari, kaya agad itong sumunod sa ospital. Pare, are you okay? Tanong sa kanya nito. Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi ko alam. Hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin nagkakamalay si Hannah. Sa kabila ng paniniguro ng doktor, hindi mawala kay Tyler ang pag-alala, hanggat hindi nagigising ang asawa. Naupo siya sa bakanteng silya sa gilid ng kama, kung saan nakahiga si Hannah at hinawakan ito sa kamay. Nang matanggap niya ang tawag ni Jacinta ay papunta na sana siya sa kanyang nakaschedule na meeting. Sa labis na pagkakataranta ay nagmadali siyang umalis at iniwan kay Mina ang mga dapat sana'y gagawin niya. Naabutan mo ba doon si Maverick? Tanong niya. Tumango si Rev Erie. Pagdating ko, nandoon na yung dalawang security guards ng subdivision na pinatawagan daw ni Hannah kanina. Inaresto ko siya dahil maliwanag na illegal trespassing at harassment ang ginawa niya, paliwanag nito. Anong plano mo? Tanong pa ni Matt. I want to sue him. Ayaw niyang tigilan ang asawa ko. Nilagay niya sa alanganin pati ang anak ko. Don't worry, I'll help you, sabi pa ni Reverie. Sa tingin ko, mas makakabuti rin na i-report mo sa homeowners ng subdivision ninyo ang nangyari, nang sa ganoon ay mabansya na makapasok sa loob, suhestyon ni Matt. I agree. Napansin ko rin na masyadong maluwag ang security doon, nakakapasok ang sino man kahit mga hindi nakatira doon, sang-ayon naman ni Reverie. Hayaan nyo, kakausapin ko sila as soon as possible. Maya-maya, sa wakas ay nagising na rin si Hannah. Mabilis na napatayo si Tyler. Shots! Lumingon ito sa paligid at baka ang pagtataka sa mukha ng asawa. Anong nangyari? Naguguluhang tanong nito. Hinaplose niya ang buhok ng asawa at hinalikan ito sa noo. Nawalan ka ng malay, habang nagwawala kanina sa labas ng bahay natin si Maverick. Iyong baby natin. The baby is fine, nakangiting sagot ni Tyler. Hannah sighed in relief. Pinakaba mo ako, sabi pa niya. I'm sorry. Mababa ang dugo mo, sabi ng doktor. Are you staying up so late? Tanong ni Matt sa kapatid. Hirap akong matulog nitong mga nakaraan linggo. Hindi mawala sa isip ko si Irene at Maverick, tapos dumagdag pa yung issue namin sa farm ni Lola Consuelo. Ang daming nangyayari. Pilitin ko man huwag isipin at mas stress, I can't help it. Lalo na pagkatapos ng mga nangyari. Sabi na eh, kumento ni Reverie. Shots, listen to me. You don't have to think about them anymore. I promise, we will take necessary actions to keep them away from us, especially Maverick. Si Irene naman ay hindi mo kailangan masyadong problemin, dahil simula noong kinumpronta mo siya, she never approached me anymore, kahit tawag o text mula sa kanya, wala. So, relax. Nakuha ko na yung footage mula sa TV camera nyo. Lumalabas na hindi lang kanina pumunta si Maverick, halos araw-araw siyang naroon sa tapat ng bahay nyo, nag-aabang. Madalas sa gabi, kapag alam niya siguro na nasa bahay ka. Lahat ng mga footages na nakuha ko, gagamitin natin bilang ebidensya laban sa kanya, para patunayan na stalker siya. And after what happened to you, we can use that against him, para patunayan na banta sa kaligtasan mo at ng baby ang presence niya. Hannah sighed again in frustration. See, so, stop thinking about it. Magiging maayos at tahimik na ang lahat, okay. Sabi pa ni Tyler. Marahan tumungo ang asawa sa kamuling pumikit. Kinintalan ulit niya ng halik sa noo ito at hinayaan magpahinga. Nagising si Hannah ng umagang iyon mula sa mga boses na nag-uusap, na tila nanggagaling sa labas ng silid nila.
Sinilip lang niya ang oras sa digital clock na nasa ibabaw ng bedside table, bago tuluyan bumangon. Pasado alas 9 na ng umaga, pero naroon pa rin ang bag ni Tyler na dinadala sa pagpasok nito sa opisina. Bukod doon ay naririnig din niya ang boses nito sa sala na tila may kausap. Ibig sabihin ay hindi ito pumasok sa araw na iyon. Matapos niyang magising kagabi mula nang mawalan siya ng malay, ay muli siyang sinuri ng mga doktor. Nang makasiguro na wala ng iba pang problema, at kaya na niyang tumayo ay saka sila binigyan ng permiso na umuwi. Siniguro ni Tyler na nakakain siya ng maayos, bago hinayaan makapagpahinga. Simula noon ay hindi na umalis sa kanyang tabi ang asawa. Hanggang sa pagtulog ay yakap siya nito. Pumunta lang siya saglit sa banyo at nag-ayos ng sarili, bago nagsuot ng sleeping robe, saka siya lumabas. Halos sabay-sabay naglingunan ang mga bisita nilang nasa lanay, at nakaupo habang kausap ng asawa. "Good morning, Mrs. Ford," bati ng presidente ng homeowners ng subdivision na iyon. "Morning po," sinalubong siya ni Tyler at inalalayang bumaba pagkatapos ay sumama siya sa kumpulan ng mga ito. "Humihingi po kami ng pasensya sa mga nangyari. Aaminin po namin na naging maluwag ang security dito sa atin." "Wala po yun, pero ngayon mukhang kailangan ng higpitan," sabi niya. "I'm hoping you will consider all my suggestions, sir. Kung budget ang problema, handa akong mag-donate, basta masiguro ko lang naligtas ang asawa ko at magiging anak ko," sabi naman ni Tyler. "Huwag kayong mag-alala, Mr. Ford. Pagmimitingan po namin lahat yan mamaya. Maraming salamat po. How are you feeling?" tanong ni Tyler. "I'm okay. Nahihilo pa ng konti, pero hindi na ganoon kagrabe gaya kahapon. Bakit ka nga pala nandito? Wala ka bang balak pumasok?" Umiling ito. "No, dito lang ako. Pwede ko naman ituloy ang trabaho dito. May magdadala na lang dito ng mga papeles na kailangan ko pirmahan." "Akala ko ba may meeting ka?" "Meron. Tuloy din naman yun. Pero naka-video conference ako." Yumapos siya sa biwang ng asawa. "Pasensya ka na kung naabala pa kita." "Hey, stop saying that." Malumanay na sagot nito. "I'm your husband and you are my first priority, kayo ng baby natin. Ang trabaho, kahit iwan ko yan, pwede ko pa rin balikan. Pero kayo kapag may nangyaring masama sa inyo, kahit kailan hindi na kayo mapapalitan sa buhay ko." Hindi maipaliwanag ni Hannah ang klase ng emosyon na humaplo sa kanyang puso dahil sa sinabi ni Tyler. Dahil doon ay niyakap niya ito ng mahigpit. "I was so scared yesterday." Kuminga ng malalim ang asawa. "I'm sorry I wasn't here beside you when that happened." "Huwag kang mag-alala, nakakulong na si Maverick. Ginamit na ebidensya ni Reverie ang mga CCTV footages na nakuha niya dito sa atin. Itutuloy ko ang kaso. Nalagay ka sa peligro dahil sa ginawa niya, hindi ko mapapalagpas yun. Nalulungkot ako sa nangyari kay Maverick. Somehow, I felt guilty of what's happening. By staying at his side, para ko na rin siyang pinaasa." "That's not true," mabilis na kontra ng asawa. "Ikaw na ang nagsabi, noon pa manilinaw mo na sa kanya na kaibigan lang ang turing mo sa kanya." "But I kissed him the night we meet again. Magkasama kami noon bago ako umuwi sa bahay, at doon tayo nagkita ulit. Iyon ang pinanghahawakan niya sa akin. Look at me." Sinunod niya ang asawa at sinalubong ang tingin nito. "Huwag mo nang isipin yan. Wala na tayong magagawa sa nakaraan natin. Kahit ako, minsan naiisip ko rin na kasalanan ko rin kung bakit hinahabol pa rin ako ni Irene, dahil kahit na may kasunduan kami, the fact I allowed her to come into my life. Para ko na rin siyang binigyan ng pag-asa. Pero nakalipas na iyon. Parte sila ng buhay natin noong magkahiwalay tayo. Maaari natin sabihin na isa silang pagkakamali, pero parte tayo ng pagkakamali na iyon. Ang mahalaga, hindi natin sila iniwan sa ere at naging tapat tayo sa kanila sa umpisa pa lang. It's just that, they can't accept our decision, that's why they're acting like this. Wala silang magagawa para paghiwalayin tayo." Umiti si Hannah at mariin hinalikan ang asawa sa labi. "That's why I love you. Your honesty. Alam mo kung paano tanggapin, at ihandle ang pagkakamali mo." Kumanti ito ng ngiti sa kanya. "And I love you more. Ang mabuti pa, mag-breakfast ka na," sabi pa nito. "I'll just eat bread,
Baka hindi na ako makakain ng tanghalian. Sige, maupo ka dito, ako na maghahanda dahil nasa grocery pa yung dalawa, pinagamit ko na yung kotse kasama yung driver, para hindi na sila mamasahe. Imbes na sundin ay sumunod si Hannah dito sa kusina. Lihim niyang sinipat ang likod ng asawa. He's wearing a board short and a white tank top, kaya naman humihiyaw ang mga biceps nito. Hanggang ngayon ay para pa rin siyang teenager na in love sa asawa. Marahil kung tatanungin siya kung anong bagay ang hindi niya pagsisihan, iyon ay ang muling tanggapin ito sa kanyang buhay. Nang hindi makatiis ay lumapit siya dito, at yamakap sa baywang nito mula sa likod. Marahan itong natawa nang isilid niya sa loob ng suot nito ang kamay niya at sinalat ang mga abs nito. Shots, anong ginagawa mo? Paano ako matatapos dito? Natatawang tanong nito. Eh, hayaan mo na ako. Ang macho ng asawa ko eh, ang hirap hindi pansinin. Tumawa ito ng malakas pagkatapos ay humarap sa kanya. Naglalambing ka ba? Tanong nito, hindi nawawala ang ngiti na tumango siya. I just missed you, and I'm happy you're home with me today. Impit na napatili si Hannah nang bigla siyang buhati nito at inupo sa ibabaw ng kitchen counter. Sorry, I became too busy. You can make it up to me. Sagot niya at sinadya niyang lakipan ng mapang-akit na tono. Like how? Kiss me. Hindi nagdalawang salita si Hannah. Agad sinakop ni Tyler ang kanyang labi, at binigyan siya ng mapusok at maalab na halik. Mabilis siyang tumugon at yumapos sa leeg nito. She will never get tired of his kisses. At hinding-hindi siya mag-asawa na mahalin ito. Sir, your private investigator called this morning. He wished to talk to you, sabi ni Mina kay Tyler pagdating niya sa opisina ng umagang iyon. Sure, tell him to come anytime. Sagot niya. Yes sir. Hinubad ni Tyler ang coat niya. At sinabit sa coat rack bago naupo sa harap ng kanyang office table. Ilang araw din siyang nag-work from home dahil kinailangan niyang bantayan si Hannah. It was his personal choice. Alam niyang hindi siya mapapakali sa opisina at hindi makakapagtrabaho ng maayos kung wala siya sa tabi ng asawa. Nang masiguro niyang maayos na talaga ang lagay ni Hannah, saka siya bumalik sa opisina. Kumusta na po si Ma'am Hannah? Tanong pa ng sekretarya. She's doing better, thanks for asking. By the way, kumusta dito sa opisina Mina? Tanong niya. Ayos naman po, wala naman naging problema. Maliban po kay Miss Irene ilang beses po siyang nagtatanong kung kailan daw po kayo babalik dito sa opisina. Napabuntong hininga na lang siya at napailing. Ang buong akala niya ay tahimik na ito, at hindi na manggugulo pa matapos itong kumprontahin mismo ni Hannah. Pero sa kabila niyon, alam ni Tyler na kung may dapat siyang sisihin sa mga gulong nangyayari sa buhay niya ngayon. Walang iba kung hindi sarili niya. Gaya ni Hannah, naroon ang kanyang pagsisisi. Kung hindi siya nagkaroon ng ganoon klase ng relasyon kay Irene, hindi mangyayari ito. Kung sana ay gumawa siya ng paraan noon para maayos ang relasyon nilang mag-asawa, pero sa halip ay binaling niya sa babae ang atensyon at mga pangangailangan niya bilang lalaki. Pero huli na para magsisi, wala na siyang magagawa dahil nangyari na ang mga nangyari. Gayun din sa parte ni Hannah, wala nang saysay na magsisi pa silang dalawa. Dahil ang mahalaga sa kanilang dalawa ngayon, ay ang panibagong pagkakataon na binigay sa kanila ng Diyos. Ang tanging magagawa na lang ni Tyler ngayon, ay protektahan ang kanyang asawa at ang pagsasama nila. Sir, okay lang po kayo. Antag sa kanya ni Mina. Napakurap siya at ngumiti bago tumungo at binuksan ang laptop. May iniisip lang. Si Irene po ba? Tanong nito. Hindi nagsinungaling si Tyler at tumungo ulit. Panipi. Iniisip ko lang ang mga nangyayari lately. Para kasing hinahabol kami ng nakaraan, kung kailan sinusubukan namin buuin ulit ang pamilya namin. Okay lang yan, sir. Matatapos din to. Basta ang importante hindi kayo umaalis sa tabi ng isa't isa. Nagkataon lang. Siguro na nakatagpo kayo ng ganun klase ng tao. Iba na kasi po talaga kapag maganda at gwapo, pabiro pang sagot nito. Natawa si Tyler. Thank you. Walang anuman sir. Sige po, minalalabas na ako. Tawagin niyo lang po ako kapag may kailangan kayo. Tatawagan ko rin po yung anak ko, kanina pa nangungulit eh. Okay, you may go.
Habang hindi pa nagsisimula sa trabaho ay tinawagan na muna niya si Hannah. Nang umalis siya kanina ay natutulog pa ito. "Good morning, gorgeous," bungad niya pagsagot nito ng tawag. Marahan itong natawa. Base sa tono ng boses nito, halatang kagigising lang nito. "Morning," sagot ng asawa. "Nasa opisina ka na?" "Yes, halos karorating ko lang. Ginising mo dapat ako. I missed lang. My morning kiss." Natawa siya. "Babawi ako mamaya, hindi lang kiss ang gagawin ko." Umadyikik ito. "Oh, I can't. I got to go. Kailangan ko na magtrabaho dahil baka bigla akong umuwi." "Wait." Bedroom voice is starting to turn me on. "Fine. I love you, handsome," sagot pa nito na sadyang nilandian ang boses. "I love you more," natatawang sagot niya. Uminga ng malalim si Tyler matapos ang kanilang pag-uusap. Hindi mapalis ang kanyang ngiti habang hindi mawala sa isip ang imahe ng magandang mukha ng asawa. Ngayon na nagkabalikan silang dalawa, Tyler feels like he's more in love right now than the first time he fell in love with her. Para siyang bumalik sa pagka-teenager, noong mga panahon na una niyang nasilayan ang ganda ni Hannah. And what's funny, he was never got confused to point out who is Hannah among the quadruplets. Kahit na iisa ang mukha ng apat, alam niya kung sino ang nasa harap niya. Maybe because his heart chose her already. Kaya nga nagdesisyon siya na pakasalan ulit ito, para maging simbolo ng panibagong buhay nilang dalawa. Makalipas ang ilang sandali ay nakatanggap siya ng tawag sa intercom mula sa sekretarya. "Yes, Mina. Sir, nandito na po yung private investigator." "Okay, papasukin mo na." Agad siyang tumayo nang pumasok ito. "Good morning, sir." "Hi, good morning. Have a seat." Naupo ito sa kung saan nagsisilbing receiving area ng kanyang pribadong opisina. "So, what do you have for me?" tanong niya agad. Nilapag nito sa ibabaw ng coffee table ang dala nitong iPad at hinarap iyon sa kanya. "Mukhang ang nangyari noon ay planado ng isang tao na malapit sa iyo. Sinadya na ilabas ang balita tungkol sa asawa mo at kay Maverick. Nakausap ko mismo ang reporter na naglabas noon ng balita. Ayaw pa niyang magsalita noong una, pero tinakot ko siya ng konti, sinabi ko na madadami siya kapag nagdemanda ang kliyente ko. So, she spilled the truth." Isang babae ang lumapit sa kanya para ilabas ang balita, matagal na silang magkakilala kaya sa kanya ito lumapit, kapalit ng balita na gusto nitong ilabas niya, ay ang bibigyan daw siya nito ng malawak na koneksyon para makapasok sa mas malaking media company. Tinanggap niya ang alok ng babae. At nilabas nga ang balita tungkol sa asawa ni New at ni Maverick. May kaba na agad na tumubo sa kanyang dibdib. Sa likod ng kanyang isipan ay pilit na tinatanggi ang posibleng katotohanan. Sino ang babaeng iyon? The investigator swiped the screen to the left at bumungad sa kanya ang larawan ni Irene. "Si Miss Irene Morales, and I believe she's a close business associate of yours." Napapikit si Tyler at Marine kinuyam ang palad. Ang sabi ng reporter sa akin, noong lumapit sa kanya si Miss Morales ay dala na nito ang larawan ng asawa niyo at ni Maverick. "Naghinala na ako na sinadya niyang pinasundan ng Mrs. New, kaya nag-imbestiga pa ako tungkol sa kanya, at sinundan ko ang bawat kilos niya pati na rin si Maverick, para masiguro ko ang hinala ko. Nandito po ang mga nakuha kong larawan," sabi pa nito pagkatapos ay nag-swipe ulit sa screen ng iPad nito. Naroon ang larawan ni Irene at Maverick na magkasama sa isang restaurant at nag-uusap. Mayroon rin kuha ang mga ito na papasok ng hotel ang dalawa, at tila isang condominium building. "Ayon sa pag-iimbestiga ko, matagal nang magkakilala si Mr. Howard at Miss Morales. Pinagplanuhan ng dalawa ang mga nangyari. Sinadya ni Mr. Howard na tangkain halika ng asawa niyo, para makuha na ng picture ng inupahan photographer ni Irene, at iyon ang binigay nila sa reporter. Matagal nang malaki ang pagkakagusto sa inyo ni Miss Morales at si Mr. Howard naman, ay may gusto sa asawa ninyo. Iyon marahil ang nagtulak sa dalawa kaya nagawa ng dalawa iyon, para paghiwalayin kayo. Ayon sa mga nakuha ko na impormasyon, kahit kailan ay hindi nagkaroon ng relasyon ang asawa niyo kay Mr. Howard bukod sa pagkakaibigan. Mr. Ford, your wife never cheated on you." Nang mga sandaling iyon ay gustong sumabog sa galit ni Tyler.
Galit din siya sa sarili dahil hinayaan niyang manipulahin siya ni Irene. Kaya pala ganoon na lang ang pangungumbinsi noon ito sa kanya na hiwalayan na si Hannah. She brainwashed him. Sinamantala nito na magulo ang kanyang isipan at pagluluksa sa pagkamatay ni Arya. Kahit sa hinagap, hindi akalain ni Tyler na kayang gawin iyon ni Irene. She might be a nuisance, pero kahit kailan ay hindi niya naisip na magagawa nito iyon lahat. Kasabay niyon ay iba yung pagsisi ang kanyang naramdaman. Nang magkasundo sila ni Hannah na bumalik sa isa't isa at magsimula muli. Naniwala na siya sa sinabi nito na wala itong naging relasyon kay Maverick. Pero ngayon na ang imbestigador ang nagkumpirma sa kanya niyon. Mas malakas ang naging dating sa kanya niyon. Puno siya ng pagsisi at panghihinayang. Napuno siya ng galit sa sarili. Kung sana'y pinakinggan niya noon si Hannah. Sa kabila ng galit, kinalma ni Tyler ang sarili. Pinadala ko po sa email niyo ang lahat ng mga impormasyon at larawan na pinakita ko sa inyo. Tumango lang siya at tinapik ito sa balikat. Salamat. My secretary will transfer the balance payment to your account as soon as possible. Thank you, sir, sagot nito sa katuluyan umalis. Pinuksan ni Tyler ang email at print ang lahat ng mga impormasyon na nakuha ng imbestigador. Maya-maya ay tinawag niya si Mina. Dali itong pumasok sa kanyang opisina. Sir, may kailangan po kayo. Call for an emergency meeting. I'm pulling out all my shares and withdrawing all kinds of support from Irene Company. Call my lawyers as well and tell them to come here as soon as possible, mariin utos niya. Saglit na natulala sa gulat si Mina dahil sa kanyang sinabi, ngunit agad din nakabawi, yes sir. Isang malakas na sampal ang binigay ni Hannah kay Maverick. She's raging in so much anger. Wala siyang planong makita ito sa kabila ng pakiusap nito sa mga pulis na tawagan siya, at papuntahin doon. Pero kanina, matapos nilang mag-usap ni Tyler sa phone, dumating doon si Reverie Dala ang resulta ng pag-iimbestiga nito kay Irene at Maverick. Tama ang hinala niya. Kagagawa ng dalawa ang balita noon sa kanya, tungkol sa umano'y relasyon nila ni Maverick, para sadyang paghiwalayin sila ni Tyler. Maging ang pagkokompirma noon ni Maverick sa relasyon daw nila ay parte ng plano para magalit sa kanya si Tyler, at tuluyan silang maghiwalay. Lahat ng iyon ay mula mismo sa reporter na naglabas ng balita noon, tungkol sa kanila ni Maverick. Tinanong pa daw ni Reverie bakit nito siniwalat ang buong katotohanan, gayong kaibigan nito si Irene. Uli na daw nang malaman nito na may asawa siya, at ang totoong motibo ng kaibigan, ay ang sirain ng pagsasama nila, na ilabas na niya ang balita at hindi na mababawi pa. Simula daw noon ay inusig na ito ng konsensya. Bukod doon ay may isa pa daw na investigador na pumunta at tinanong ang tungkol doon. That must be Tyler hired investigator. Natakot ito na mademanda at maapektuhan ang trabaho ni Hannah. Tinapon niya sa mukha nito ang mga printed copies na binigay sa kanya ni Reverie. Muli niya itong sinampal ng malakas at tinulak, kaya halos bumalandra ito sa pader, agad siyang inawat ng kapatid maging ang iba pang pulis. Napakawalang hiya mo, kayong dalawa ni Irene. Mga wala kayong puso, sinira nyo ang pagsasama namin mag-asawa. Hindi kita mapapatawad. Galit na sigaw niya dito. Natulala na lang si Maverick nang mapagtanto nito ang lahat ng sinasabi ni Hannah. Agad itong lumuhad sa harapan niya, at yamakap sa mga binti saka doon umiyak at nagmakaawa. I'm sorry Hannah, patawarin mo ako. I'm so in love with you. Nang malaman ko na may asawa ka na, nasaktan ako. I became so selfish that time, and I want you for myself kaya pumayag ako sa alok ni Irene. Tinulak niya ito ng binti niya at umatras. Malika, hanggang ngayon selfish ka pa rin. Wala ka nang inisip kung hindi ang sarili mong nararamdaman. I even felt guilty, dahil sa pagpapaasa ko sa'yo, pero binabawi ko na yun ngayon. Pasalamat na lang ako dahil kahit kailan hindi nawala ang pagmamahal ko kay Tyler. Kung hindi baka hindi ko rin mapatawad ang sarili ko, kung hinayaan kitang makapasok sa buhay ko. Emosyonal na sagot niya. I'm sorry Hannah, now, tell me the truth. Paano niyo pinagplanuhan ni Irene ang lahat? Paano kayo nagkakilalang dalawa? Hindi agad ito nakasagot, nakatungo ito at tanging ang tunog ng pagiyak lang nito ang kanyang naririnig. Answer me, she screamed in total anger. We met on an event.
Guest siya doon at photographer naman ako. Later, when you came to Silhouette and I fell in love with you. She approached me. Pinapasundan ka na niya noon pa, naghahanap siya ng pwedeng dahilan para ikasira mo kay Tyler. She's obsessed with him. Sinabi niya mismo sa akin na gagawin niya lahat para lang makuha ang asawa mo. Nang malaman niyang may gusto ako sa'yo, she convinced me to join in her plan, ang pagmukhain tayong may relasyon. And that's why we did the scheme. She hired someone to take photos of us. Sinadya ko na tangkain kang halikan noon para makuhanan tayo ng pictures. Iyon ang ginamit niya para ibigay sa kaibigan niyang reporter at ilabas ang balita. Ang pagkumpirma ko ng relasyon natin ay sarili ko ng desisyon. I was so desperate to have you. Hindi na ako makapag-isip ng tama. Nagtagumpay kami, napaghiwalay namin kayo. Irene got really close to Tyler, at nagkaroon sila ng relasyon. Habang ako, masaya na ako na nanatili akong kaibigan at palaging nasa tabi mo. Ang akala namin ay totoong nagtagumpay na kami, pero sa huli, hindi rin pala. Si Irene mismo ang nagsabi sa akin. Tyler never stopped loving you, at ganoon ka rin. The night that you kissed me, didn't you know? I heard you whisper his name. Pagkatapos, tinulak mo na ako. Then, you left. We managed to separate you physically, but your hearts were never apart. Napahagulgol si Hannah sa lahat ng nalaman. Hindi kayang ilarawan ng mga salita ang magkahalong galit at panghihinayang na nararamdaman. Ilang sandali pa ay pinahid niya ang luha at dinuro ito. You, I want you to get out of my life. Pinagsisihan ko na nakilala at naging kaibigan kita. You will not get away from this, both of you. I swear, hindi ka makakalabas dito. I will not forgive you for ruining my family. Matapos iyon ay tumalikod na siya at tuluyan umalis. Kahit pa ulit-ulit siyang tinatawag ni Maverick, ay hindi na lumingon pa si Hannah. Ngayon, si Irene naman ang haharapin niya. Reverie, dalhin mo ako sa opisina ni Tyler, pakiusap pakinggan mo ako. Kumagulgol na pagmamakaawa ni Irene. Sumigaw siya sa labis na galit at binato ang nahawakan niyang figurine sa pader, at tumama iyon sa isang picture frame na nakasabit sa pader, dahilan upang mabasag ang salamin yun at bumagsak. Pagkatapos ay sabay angat ng palad para sana sampulin ito, ngunit sa huli na napigilan niya ang sarili na pagbuhatan ito ng kamay. Sa halip, binuhos niya ang galit sa pader at iyon ang kanyang sinuntok. Pakinggan ka, anong sasabihin mo ha? Anong palusot ang sasabihin mo? Galit na tanong niya. His voice is roaring like a rage of thunder, echoing inside Irene office, hindi lang doon, dahil abot hanggang sa labas at rinig na rinig ng lahat ang boses niya. Nasa di kalayuan si Mina at ang iba pang executive staffs niya at sinusubukan siyang pigilan. But his anger is too much and no one dared to stop him. Ginawa ko yun dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Noong una pa lang kitang makilala, minahal na kita. Walang hiyang pagmamahal na yan. Ulalas niya. Hindi ko kailangan ng pagmamahal na sinasabi mo, iyong iyo na yan. You brainwashed me. Sinamantala mo ang pinagdadaanan namin mag-asawa dahil sa pagkamatay ng anak ko. Sinamantala mo na malungkot ako. At ang laki kong tanga na hindi ko nahalata na may iba kang motibo sa akin. Ang gusto ko lang naman noon, ay mapansin mo ako at mahalin mo rin ako. He sighed in disbelief. Irene is blinding herself from the truth. Naririnig mo ba ang sarili mo? Alam mong may asawa ako noon pa. Mahal ko ang asawa ko. Sinaktan ko siya dahil sa balitang ito. Hinayaan ko siyang mawala sa buhay ko dahil sa mga kasinungalingan mo. She can never love you the way I love you. He smirked. Napailing na lang siya sa mga naririnig na salita mula dito. Ah, really? Because I never felt that once. Sinira mo ang pagsasama namin ni Hannah dahil sa sarili mong ambisyon. It's no longer love, Irene. It's called madness, an obsession. Dahil kung totoo na mahal mo nga ako, hindi ka maninira ng relasyon ng mag-asawa. Makasarili ka. And it's also my fault because I was blinded and allowed you to control me. Sinubukan ni Irene na lumapit pero agad siyang umatras. I'm sorry, Tyler, please. Minsan sa buhay ko, naging importante ka sa akin. Pero ngayon na alam ko na ang totoong pagkatao mo.
Pasura ka na sa paningin ko. You are nothing to me. And for the record, I never loved you. Nakita ni Tyler ang sakit na gumuhit sa mga mata nito dahil sa kanyang sinabi. Ngunit sa pagkakataon na iyon, wala na siyang pakialam sa nararamdaman nito. Maliman ang kanyang sinabi, wala siyang pinagsisisihan, dahil buhay nilang mag-asawa ang sinira nito. Siya ang klase ng tao na mabait at mapagbigay sa mga taong totoo at tapat sa kanya. But he can be bad and cold as ice like this when he's angry. She screamed, nang inatake siya nito at sinubukan sampalin. Mabilis niyang napigilan ang kamay nito at mariniyon hinawakan sabay tulak kaya napaupo ito sa sahig. I'm cutting every connection we have, both in business and personal. Starting today, pack all your stuff, and get out of my company. Get out of my life. Pero hindi ko palalagpasin ang ginawa mong ito, Irene. Tutal magkasabwat kayo ng Maverick na yun, sisiguraduhin ko na magsasama kayong dalawa sa kulungan. I guess I have to tell my friends to start finding new playmates, formal ang mukha na sabi niya sabay talikod. Paglabas ng pribadong opisina ni Irene, naabutan niyang nakatayo ang mga empleyado, tahimik at tulala dahil sa mga nangyari. Everybody listen carefully because I will not say this twice. Starting today, Ms. Morales is no longer connected to Ford Group of Companies. Anunsyo nito sabay tawag sa isa sa mga empleyado, call the security. I want her out in my building as soon as possible. Mahigpit niyang bilin. Yes sir, nanginginig ang boses maging ang kamay at mabilis na sagot nito, at agad dinampot ang phone. Mina, is everyone present in the conference room? Baling ni Tyler sa sekretarya. Yes sir, your lawyers are on their way as well. Sunod siyang bumaling sa isa sa kanyang executive staff. Make sure she is no longer in the building by the time I finished my meeting. Yes sir. Paalis na sana siya nang biglang dumating si Hannah. Sinulyapan lang siya nito at dumiretso sa loob ng opisina ni Irene. Hannah, tawag niya dito pero hindi siya nilingon man lang ng asawa. That time, based on the anger on her face, Tyler knows she already knows the truth. Agad siyang sumunod at pinigilan ito, pero tinulak siya nito at nagawang makawala. Sinugod nito si Irene at hiniblot ang buhok sabay sampal ng sunod-sunod. Walang hiya kang babae ka. Malandi ka, sigaw nito. Hannah, tama na, awat niya. Tyler grabbed her by the waist and pulled her away from Irene. Sinira mo ang buhay namin. Pati si Maverick, dinamay at sinulsulan mo. Napakawalang hiya mo. Hannah, that's enough. Patuloy niyang saway, pero tila naging bingi ito dahil sa labis na galit. Sa kabila ng pagpipigil niya at muling nakawala si Hannah, at sinugod si Irene. Muli nitong sinabunutan ang babae, pero sa pagkakataon na iyon, ay lumaban na ang huli at nakipagsabunutan din. Dahil doon ay mas lalong nagkagulo at nagawa nilang paghiwalayin ang dalawa. You are nothing. Penolikon ka lang ni Tyler dahil sa bata. I should have removed you from the start. Kung hindi ka nagpabuntis kay Tyler sa akin na sana siya. Kahit kailan ay sagabal sa lahat ng plano ko. Kung malandi ako, wala kang pinagkaiba sa akin. Hiwalay na kayo, nagpagalaw ka pa rin. Listen here, before you met my husband, minamahal na niya ako. At kahit noong nagkahiwalay kami, ako pa rin ang mahal niya. Kaya kahit lamandi man ako at may nangyari sa amin, walang kaso iyon dahil legal pa rin kami, because I am still his wife. Eh ikaw, ano ka sa buhay niya? Anong naging papel mo sa buhay ng asawa ko? Mariin sagot ni Hannah. Shots, I said stop it. Natigilan ito dahil sa huli niyang sinabi. Noon, nagtataka ako kung bakit kahit nag-request ako ng annulment ay hindi binigay ni Tyler iyon. Ang akala ko, ginawa niya iyon para pasakitan ako. But now everything is clear to me. He didn't grant that annulment because he still loves me. Maaaring nagtagumpay kayo noon na paghiwalayin kami. Naakit mo siya, pero hindi binago ng ginawa mo ang totoong nararamdaman niya. My husband still loves me. At iyon ang isang bagay hindi mo kailanman nagawang alisin sa kanya, kahit gaano ka pakagaling sa kama. Pinahid ni Hannah ang luha saka humarap sa kanya. Let's go, shots. Tyler smiled at her and held her hands tightly. Okay, let's talk to our lawyers. Marahan itong tumungo at sabay silang lumabas ng silid na iyon.
Malungkot na ngumiti si Hana nang pumasok sa silid ang asawa. Kasalukuyan siyang nagbabasa at nakaupo sa kama ng mga sandaling iyon. Kakauwi lang nito galing sa opisina. It's already 10 in the evening. Dahil sa gulong nangyari kaninang umaga, nagkaroon ng mahabang meeting si Tyler kasama ang mga tauhan nito, at pinag-usapan ang mangyayaring pag-pull out ng lahat ng shares at investments ni Tyler sa kumpanya ni Irene. Kasama na rin sa pinag-usapan ng mga ito, ay ang tuluyan pagputol ng koneksyon ng buong Ford Group of Company sa mga negosyo ng babae. Dahil doon ay na-delayed ang mga trabaho nito, kaya kinailangan mag-overtime para matapos at makahabol sa deadline. Bago ang nasabing meeting ay nakipag-usap sila sa mga abogado nila, at tinalakay nila ang mga kasong maaari nilang isampa kay Irene at Maverick. Noon pa man ay alam na ni Hannah kung paano magalit si Tyler. Pero kanina lang niya nakita ang ganoon klase ng galit mula sa asawa. Ganoon din ang kwento sa kanya ni Mina, halos lahat daw ng empleyadong naging saksi sa konfrontasyon ng dalawa ay labis na takot ang naramdaman. Ayon pa kay Mina, kanina lang din daw nakita ng mga ito na magalit ng husto si Tyler. Hindi rin naman niya masisisi ang asawa. She can just imagine how terrible and painful it is for him. Nilapag ni Hana ang libro sa bedside table at bumaba sa kama. Tinulungan niya itong maghubad ng pangitaas. Wala silang kibuan pero kahit hindi nakatingin, alam niyang nakatitig sa kanya ang asawa. You wanna say something? Hindi nakatiis na tanong niya sabay angat ng kanyang paningin. Baka kasi matuno ako sa kakatingin mo, hindi mo na masabi gusto mong sabihin. That's when Tyler broke down in tears and hugged her tight. I'm sorry, Hannah. I'm really sorry for accusing you of cheating on me. I should have known you better. Tama ka, dapat alam ko na hindi mo magagawa iyon, dahil matagal na tayong magkakilala. I'm sorry dahil nagpadala ako sa nabasa ko, at hindi man lang kita pinakinggan noon. Naluluha nang umiti siya at gumanti ng yakap. Hinagod niya ang likod nito. Napag-usapan na natin yan, di ba? Nagkapatawaran na tayo at sinabi mo na naniniwala ka na wala kaming relasyon ni Maverick. Alam ko, pero iba ang naramdaman ko, nang ang mismong investigador na ang nagsabi sa akin. Parang binaril ang konsensya ko. It was all my fault. Ako ang sumere ng relasyon natin noon. Kung hindi ako naniwala sa mga nabasa ko. Kung pinakinggan ko lang sana ang mga paliwanag mo. Hindi tayo magkakahiwalay. Bahagya niya itong nilayo para makita ang mukha ng asawa. Bakas sa mukha nito ang lungkot at pagsisisi. Nakangiting umiling siya at pinunasan ang luha nito sa pisngi. Walang may kasalanan sa atin, Tyler. We got manipulated. Sinamantala nila na malungkot at nagluluksa tayo kay Arya. When you shot me down to grave and heal on your own. Irene used that chance to break us apart. But you know what I'm grateful for despite of what happened. Kahit nagalit ka sa akin noon, hindi mo pa rin ako pinakawalan. Ginagap nito ang magkabila niyang pisngi at hinawi ang hibla ng buhok na tumabang sa kanyang mukha. I never stopped loving you, Hannah. Never. Ikaw lang simula noon hanggang ngayon. Yumakap si Hannah sa leeg ng asawa at tinawid ang pagitan ng kanilang mukha sa kahinalikan ito, hindi siya nabigo at agad tumugon si Tyler sa kanyang halik. Hanggang sa naramdaman na lang niya na umangat ang paa niya sa sahig, at binuhat siya nito at maingat na hiniga sa kama. Pinutol nito ang halik na iyon para muli siyang titigan. Promise me, that you will not go anywhere. That you will not drift away from me anymore. I promise, he answered. Kahit hindi na ako sexy at lumalapad na ang katawan ko. Marahan na tawa si Tyler at mariin siyang hinalikan sa labi. Kahit na anong size ng katawan mo, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Pero hindi ka naman malapad, you're the sexiest pregnant woman I ever saw. Sinukli niya ng daliri ang buhok nito, at sinundan ito ng tingin nang bumaba ang mukha nito sa umbok na niyang tiyan at hinalikan iyon. Who would have thought, that this baby will be the way for us to go back together, sabi pa niya. Ngayon na lumabas na ang totoo, tuluyan nakahinga ng maluwag si Hannah. Pakiramdam niya ay may malaking bato ang nakadagan sa kanyang dibdib na natanggal, matapos ang mahigit 5 taon. At hindi pinagsisihan ni Hannah na binigay niya ang sarili kay Tyler, nang gabing iyon na una silang nagkita matapos ang 5 taon. And I don't regret that I took the risk that night.
and I'm glad I gave in. Muli nitong inangat ang sarili para magpantay sila saka siya hinalikan, muli. Agad nagpaubaya si Hannah at tumugon sa halik niya. Finally, he's here. Natawa si Tyler nang magpalakpakan ang buong college friends niya pagpasok nila sa isang bar, kung saan kasalukuyan ginaganap ang reunion na una ng napag-usapan nilang dalawa ni Amos. Siya na lang kasi ang kulang at kumpleto na ang buong varsity team nila. Tuwang-tuwa na sinalubong siya ng mga kaibigan, at parang mga bata bumilog sila at umakbay sa isa't isa, saka tumatalon pa ikot habang sumisigaw. Oy! Oy! Masayang-masaya si Tyler sa mga sandaling iyon. These men are his college buddies. Nakasama niya sa hirap at ginhawa. Nasaksihan ng mga ito kung paano nabuo ang pagkakaibigan nilang dalawa ni Hannah na kalaunan, ay nauwi sa pag-iibigan. Ang mga ito ang tumulong at naging tulay niya noong nanliligaw pa lang siya, lalo na ang kambal na si Matt at Elias. At nakakatuwang isipin na kahit matagal na ang nakalipas mula ng huling beses silang nagkasama-sama, wala pa rin nagbago sa pagkakaibigan nila. Bayaw, sabi ni Elias, sabay abot sa kanya ng isang mug ng beer. Lumingon siya kay Hannah na kasama niya ng gabing iyon. Shots, ikaw ang mag-drive mamaya pa uwi, iinom ako, sabi niya. Okay, nakangiting sagot nito habang nakikipagkwentuhan kay Allegra na nakakatandang kapatid nito, at kay Analo na asawa ni Elias, kasama na ang iba pang asawa ng mga kaibigan niya, na kilala at malapit din kaibigan ng asawa niya. We should meet up like this at least once a year, suhestyon ni Matt. I agree, ano ba naman yung isang gabi na elalaan natin, sang-ayon ni Iris, na asawa naman ni Allegra at bilas niya. Hindi naman siguro magagalit ang mga misis natin, ano? Tumatawang sabi pa ng isa sa mga tropa nila. Hep, pare, konting preno, may dalawa pa sa atin ang hindi nakaka-relate. Nanunudyong sagot ni Elias na ang tinutukoy ay si Amos at Matt na hanggang ngayon, ay pawang mga binata pa rin. Sa susunod na reunion natin, tingnan nyo may kasama na rin ako, determinadong sagot ni Matt, you have girlfriend. Mag-aasawa ka na. Hindi mo tol yata sinasabi sa amin, tanong pa ni Tyler. Wala pa, saka bakit ba ako ang pinagdidiskatahan nyo? Tumawa na naman sila. Ito si Amos, oh, siya nakita kong may kasamang babae 2 weeks ago, eh, turo nito sa katabi. Umiling ito. Aba Amos, hindi ka kumikibo dyan, iyon pala ikaw may tinatagong girlfriend. Tukso ng mga kaibigan. Is it Irene? Tanong niya, lumungkot ang ngiti nito at umiling. Nah, she's just a fling, sa halip, ay sagot nito. Okay, tama na yan. Inom na tayo, biglang sabad ng pinaka-team captain nila. One shot, sigaw ni Elias. Tinaas nila ang mga baso at pinag-untog iyon. Cheers, sigaw nilang lahat, pagkatapos ay sabay-sabay nilang tinungga ang laman ng baso at inubos iyon. Umalangaw-ngaw ang malakas na tawanan nila, nang may isa sa kanila ang nagkandesamad matapos ubusin ang beer. Matapos iyon ay nagsayawan ang mga iba sa kanila, at ang iba naman ay nagkwentuhan. Nilapitan ni Tyler si Amos at nag-high five sila. Pare, pasensya ka na, sabi nito. Napakunot-nuo siya. Para saan? Noong nagkita tayo, pinakilala ko pa si Irene sa inyo. Hindi ko alam na may history kayo. Bumantong hininga siya, so, you heard what happened. Tumango ito. Kumalat ang balita at nakarating sa akin. I didn't know she's obsessed with you. That explains why she often talks about your every time we're together. Matapos ang mainit na konfrontasyon nilang dalawa ni Irene. Kumalat sa buong kumpanya ang nangyaring gulo. Naungkat din ang buong pagkatao ni Irene pati ang mga lihim nitong relasyon sa iba't ibang lalaki. Dahil doon ay naging tampula ng chismis ang babae, at nahusgahan ang pagkatao nito. Kumalat din ang ginawa niyang pag-pull out sa mga shares at investments niya sa kumpanya ni Irene. Nalaman din ng mga tao ang naging relasyon niya dito, ngunit hindi ganoon kalala ang naging chismis at usapan tungkol sa kanya, dahil alam ng karamihan ng mga empleyado niya, na hiwalay sila noon ni Hannah. Isang bahagi sa pagkatao niya ang nalungkot at may bahid ng pagsisisi. Dahil sa labis na galit, ay hindi na siya nakapag-isip at hindi na nakontrol ang sarili. Gusto niyang maawa kay Irene, pero hindi na niya responsibilidad na aluan ito.
What's happening right now is just the consequences of what she did, what they did. Are you dating her? Tanong pa niya. Komplikado eh, oo na hindi. Napangiti si Tyler at tumangu-tangu. Ah, dating in bed. Doon na natawa si Amos at hindi tumanggi. His laugh just confirms everything, and you fell for her. Tanong pa niya. Bumantong hininga ang kaibigan at marahan tumango. That's why it hurts to know the truth about her. Akala ko kasi ako lang at seryoso siya sa akin. Sorry for what happened, ako pa yata ang dahilan, kaya napurnada ang relasyon niyo. Umiling si Amos. No, stop thinking that way. Wala kang kasalanan, maybe we're really not just meant for each other, sagot nito.